Hello, sasamahan ko po kayo sa inyong review sa lahat ng nagsa-self-study. Ako po ay EPS Topic Passer KLT14. EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 쓸어요 2. 닦아요 3. 돌려요 4. 버려요 Answer 4. 버려요 Yan ay throw away. Nagtatapo ng basura. Yung one ay sweep or naglilinis, nagwawalis. Yung e ay nagpupunas, wipe. Yung some ay nagva-vacuum. Ito ay kinonjugate sa present tense, kaya naging yo ang dulo. 2번 1. 장을 봐요 2. 밥을 해요 3. 음식을 만들어요. 4. 설거지를 해요. Answer natin ay 4. Naghuhugas ng plato kasi ang solkotserol heyo ay do the dishes. Yung il kasi natin ay nag-grocery, bumibili sa grocery. Changol, buhayo, galing yung saritang changol, puda, nakilanjugito, present tense. Yung number 2 naman ay nagluluto ng kanin. Ang pap kasi ay rice, pabol heyo. Yung number 3 naman, umshigul mantiroyo. Galing itong mantiroyo sa salitang mantulda na to make. Ito ay kinonjugate lang sa present tense. Ito ay nagluluto ng pagkain or cooking. Baka marito kayo sa yorehada or yoreheyo, same lang sila. Kaso ito may nakalagay na food. Umshigol mantoroyo, gumagawa ng pagkain. Pero kapag pinaiksi natin siya, siya ay nagluluto, nakalagay sa ating EPS vocabularies. Kaya ang sagot ay sa naguhugas ng plato. Kasi itong nagas ng plato ay naka-smile. Siguro ito ay si Tuwan. Yan, number 3 to 5 na tayo. Pakinggan ng mabuti ang sasabihin ng native speaker. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 방이 너무 더럽네요. 방이 너무 더럽네요. 안녕 사비냐? 사비냐 아이 방이 너무 더럽네요. 용 방 아이 룸 너무 is too 보상 더럽네요. 가령 sa salitang 더럽다 na nilagyan siya ng neyo, ito ay nag-express ng feelings or emotion. So, sabi niya, ang room daw ay napakadumi. The room is too dirty kasi ang trop da ay dirty. Nilagyan lang siya ng neyo para ma-express niya na nadudumihan siya doon sa room. Kaya ang number 1 na ating pagpipilian ay il nalshika horyoso kibuni antuayo. Ang nalshi ay panahon or weather. Kaya ang sabi niya ay kibuni ang tuwayo. Hindi daw maganda ang kanyang pakiramdam dahil ang panahon ay cloudy. Ang horyoso ay galing sa salitang hurida na cloudy. Nilagyan siya ng a or oso. Ito ay katulad ng because in English. So dahil ang panahon ay cloudy, hindi maganda sa pakiramdam. So, yung number 2 ay nomo taraso tonon anmoku shipoyo. So, dahil sobrang tamis, hindi ako kakain o ayaw kong kumain. Not yung an. Moko shipoyo. Want to eat, pero mayroong an, kaya not. Not want to eat. Because, tal, galing yung salitang matamis. Nilagyan ng aso. Kasi yung last name niya vowel ay a. Nomo ay napaka. So, dahil matamis, hindi ako kakain. Number 3 naman ay yaksok shigani na choso nomo meyaneo. So, dahil late ako sa appointment, sorry talaga. Ang yakso kasi is appointment or promise. Yung shigan is time. Yung not, yan po ay late. Nilagyan lang siya ng oso. Kaya naging no joso. Dahil late ako, sorry talaga. Sabi niya, nomo meyaneo.
Yung number 4 naman ay 정스를 너무 안 해서 방이 더러워요. Ang sabi niya ay madumi ang room dahil hindi talaga nakapaglinis. An heso, hindi nakagawa ng linis. Nomo an heso, hindi nakalinis. Chongso is linis, clean. Tapos pangi toroyo. So ang room ay madumi, kaya ito ang ating sagot. Mayroon siyang pagkakatulad sa tanong na bangi nomo torom niyo. Dahil napakadumi ng room, hindi kasi nakapaglinis. So number 4 ang sagot. So baka malito kayo, yung toro woyo ay galing lang ito sa salitang turupdan, ha? Tinanggal yung B kasi kasunod niya ay vowel. Ito ay irregular P patchim, kaya tinanggal yung B, naging toro woyo. Bakit naman itong isa ay toromneo? Kasi ang kasunod naman niya ay consonant, kaya hindi na tinanggal itong C, P patchim. Ang patchim po ay final consonant. 4번 투원 씨는 방을 닦을래요? 투원 씨는 방을 닦을래요? So, ang sabi niya, pwede ba tayong maglinis or mag-wipe tuwan sa room? Ang sabi niya kasi ay tak. So, galing sa salitang wipe. Yung oleo, ito po ay ending na nag-a-ask ng opinion ng isang listener. O yung speaker ay humihingi ng opinion in a declarative sentence. Or kaya ay mas kalimita itong ginagamit sa iyong close friend na nasa casual way of speech. Katumbas ito ng wood. Ang sabi niya ay, Mr. Tuan, would you wipe the room? Yung il, kunchanayo, chinanboni, hanbon, buasoyo. Yung buasoyo ay past tense na so. So, kunchanayo, it's okay. So, last time, I saw it. So, number 2 naman ay, shiroyo. 저는 온통을 별로 안 좋아해요. So, ang shiroyo, ibig sabihin ito ay, I don't like or ayaw mo. I don't like exercise much. O kasi itong biolo, ang ibig sabihin ito ay not much. So yung ondong, ito ay exercise or working out. Ancho ayo, not like. Ayaw ko ng exercise. Yung number 3 naman, Diyos ngayo, 제가 좀 바빠서 내일은 어려워요. Ang sabi niya ay, sorry, ako ay a little busy. So masyado akong busy bukas, kaya medyo mahirap. Yung oryo-woyo ay galing sa salitang oryop-dan, ha? Difficult. Itong bapaso, dahil busy ako bukas, kaya mahirap, kaya sorry. So yung number 4, sabi niya, miyanayo, morupe an choaso taknan koshe hemdoroyo. So sorry, yung aking tuhod ay hindi maganda, kaya mahirap mag-wipe. Yung choaso, hindi maganda. An morupe, ang morup ay tuhod. An ay not, saka cho aso, not good ang aking tuhod, kaya mahirap magpunas. Him toroyo ay kagaya din ng oryo woyo na mahirap. Other term yan ng hard or difficult. Ang sagot ay sa. Sorry, ang aking tuhod ay hindi ayos, kaya hindi ako makapag-wipe. Mahirap mag-wipe. Sorry, it's hard to wipe. My knees is not good. Kasi ang sabi niya ay, Tuan, pwede mo bang punasan yung room? Hindi siya makapunas dahil ang kanyang tuhod ay hindi maganda or ayos. So, number 4. 5번 제 빨래 좀 지금 걷어주세요. 제 빨래 좀 지금 걷어주세요. So sabi niya, dalhin mo dito ngayon yung aking laundry, kasi yung laundry ay pale. So, che, my laundry, bring the laundry now. Yung juseyo ay ending na, honorific ending na nagre-request. Please, so please bring my laundry now. Yung il, jayo, chohago kachi kodoyo. So sabi niya, okay, so maglakad tayo. Sabi niya ay, walk with me. Yung cho ay, nilagyan ng hago na with, together with. Maglakad tayo. Number 2 naman ay, kulseo. 저는 아까 걷었어요. So ito ay past tense ng walked, 걷었어요. Ang aka, ang ibig sabihin niyan ay right before. So ang sabi niya ay, ang kulseo naman ay
nagda-doubt. So, hindi siya sure. So, I'm not sure. Naglakad ako ng maaga. Number 3 naman ay, kureyo, chiga paro kodo cholkeo. So, ang kureyo ay expression ito na sa, parang sumasang-ayon siya na, okay, ako, paro, ibig sabihin dito ay right now, cholkeo, I will give. So, right now, ibibigay ko na sa'yo, ang sabi niya. Yung number 4 naman ay, matayo, neil chanyuke kodol koyeo. Sabi niya ay, correct. So, tomorrow night, I'm going to walk. Kasi ang chonyok ay night. Nail ay tomorrow. So, I am going to walk tomorrow. So, ang sagot ay, Sam. Okay, dadalhin ko dyan ngayon. Agad-agad, sabi niya.